masamang tutuhin ang tahanan ng Panginoon, sa masamang magtitipon sa dambana ng Panginoon, ay magalak, ay magsaya, bahay ng Poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, ay magpunta sa masamang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sa masamang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala. Magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng panampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamagitan, tayo maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdaran, sinasamba ka sa dalamang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero naman, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kaganaang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, o Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasa sabik ang lingkod mong, sa patyo mo ay pumasok. Bukong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin, Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyong Hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Alleluia. Alleluia.
niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palingke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong tanda ang ipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon ay atin pong ginugunita ang pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, na kung saan ating naalaala na sakop tayo noon ng Archdiocese ng lungsod ng Mexico, at naitayo ang unang katedral sa Pilipinas yan sa Intramuros, Manila. At ngayon ay ating pagunita sa katedral na siyang sentro ng ating simbahan o tinatawag inang simbahan, at dahil dito mayroon tayong tinatawag na sentro ng pagkakaisa. Kaya ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa templo ng Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 8, verso 22 hanggang 30, si Haring Solomon ay nalangin sa Panginoong Diyos na si Yahweh na siya ay Diyos na makapangyarihan. Parang hindi karapat-dapat ang kanyang napakagandang templo na kanyang itinayo. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 22, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok, at siya po ay regular na pumapasok sa templo dahil malapit na po ang Paskwa ng mga Hudyo, ay kanya pong nakita na ginawang puok ng pangangalakal. Maraming nangangalakal, maraming nagbibenta ng kung ano-ano. Kuminsan makikita rin natin yan sa kapaligiran natin na maraming binibenta na ganun. Nagalit po ang ating Panginoon, kumuha siya ng lubid doon at ginawa niya ang panghagupit upang palayasin ang mga tao na para sa ating Panginoong Hesus ay dinudumihan ang bahay ng Diyos, sapagkat ang simbahan, ang bahay dalanginan, ang templo, anumang puok na para sa Diyos ay hindi dapat puok ng pangangalakal o lugar ng negosyo.
Ito ay palaala sa atin ng pagkabanalan ng templo. Sa mga Hudyo, ang templo ay tinatawag na hikal. Ang hikal ay para lang sa Diyos. Kaya hindi pwede ang mga negosyo. Sa panahon ng naisulat ang ating bagong tipan at ang ginagamit na salita ay ang koinokono Griego, ang ginagamit na salita tungkol sa templo ay hieron. Hieron, puoklen na banal. Pero ang templo na tinutukoy dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, ay yung pong, hindi po yung templo ni Solomon na nabanggit sa unang pagbasa. Ang templo na pinag-usapan dito ay ang templo na itinayo ni Herodes the Great. At itong si Herodes na nagtayo ng templo ay kumuha ng lahat ng tao at ng kayamanan ng mga tao, at sa 46 na taon ay kanyang naitayo ang templo. Ito yung tinatawag na Second Temple of Jerusalem na naitayo noong 516 sa hindi pa pinanganak ang Panginoong Hesus. Ang templong ito ay puok nga ng Panginoong Diyos na si Yahweh, sentro sa panalangin. Pero naroon ang mga nangangalakal, nagbibenta ng kalapati, ng tupa, ng baka. Dahil ito ay kontrolado ng mga Pariseo at mga saserdote, mga pinuno ng lungsod ng Jerusalem. At sa kanilang negosyo, kanila pong ang ginawa rin na mayroon rin silang mamamalit ng pera, sapagkat hindi po pwedeng gamitin ang pera ng Roman Empire na denarios. Ang dapat gamitin ay ang pera ng Israel na shekel. Kaya mayroong mamalit ng pera, at itong mga kalapati, mga tupa at baka na mga hayop na susunugin ay hindi na magdala ang mga tao ng mga ganyan. Bibili na lang sila mula sa mga iskriba, mga Pariseo, mga saserdote at mga pinuno ng bayan ng Jerusalem. Kaya nagalit ang ating Panginoon sapagkat nilapastangan o kaya hindi na ginagalang ang templo ng Diyos. Pero dapat din nating tingnan na ang sinabi ng ating Panginoon dito ay hindi lang na ito ay dapat isang bahay na malinis. Pagtupad sa sinasabi ni Propeta Zacarias, Kapitulo 14:21, na dapat wala nang mga ngalakal na malapit sa bahay ng Panginoon o templo ng Panginoon. Ibig sabihin, walang dapat mga ngalakal sa paligid ng simbahan. Kaya, tinuturing na isang tunay na palatandaan kung paano ba igalang itong templo. Kaya nung tinanong ating Panginoon, ano bang palatandaan ang ipahayag mo sa amin sa ginagawa mo na pinalayas niya ang mga nagninegosyo doon ng mga tao, na ang tunay na mga kapitalista ay mga Pariseo, mga iskriba, mga Saduceo, at mga punong saserdote sa templo at iba pang mga mayaman sa Jerusalem. Walang ibang sinasabi ng ating Panginoon at sinasabi niya, gibayin ninyo ang templong ito at itayo ko sa 3 araw. Hindi po naintindihan ng isang Hudyo na namamahala doon sa templo, sinasabi niya, 46 na taon itinayo ang templo. Sapagkat ang tinitingnan niya ay ang templo na pisikal. Pero, dapat tingnan natin na mayroon ding templo na espiritual. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon nung sinabi niya sa isang babae na nakipag-usap sa kanya sa may
balon ni Jacob na sabi niya na hindi sa Jerusalem, hindi rin sa bundok. Pero ang tunay na panalangin at pakipag-ugnayan sa Diyos ay sa espiritu at sa katotohanan. Makita po yan sa aklat ni o sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, verse 21 hanggang 23. Sapagkat sinasabi na sa mga unang nananalig ng palataya na tayong lahat ay templo ng Diyos at si Kristo mismo ay siyang pinakatemplo. Sapagkat siya ang uno, ang pulo, ang pinakapuno, tayo ang katawan at naging mistikong katawan at naging templo. Kaya sinasabi sa unang sulat San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, verse 16, na tayo ay naging templo ng Diyos. At itong paging templo ng Diyos na parang nilapastangan ng mga tao ay kailangang igalang. Kaya nilinis ng ating Panginoon. Pero nung tinanong siya anong palatandaan sa kanyang ginawa, mayroon po siyang sinabi, gibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Ang sinabi dito ng Panginoon ay hindi po yung physical na gawain, bagkos ang spiritual na pag-aalay niya sa sarili na siya ay ipako sa cross. Ibig sabihin, mamatay sa cross, pero mabuhay muli. Hindi kaya na gagawin yon ng mga saserdote ng templo. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang templo ng Diyos. Sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, verse 16, kaya dahil dito, handa siyang mag-alay ng kanyang buhay at bubuhayin niya uli sapagkat ang tunay na templo ay ang ating Panginoong Hesus Nazareno. At tayo na naging bahagi sa Kanya, dapat tayo rin ay maging buhay na bahagi niya sa templo. Kayo, ako, tayong lahat ay bahagi ng simbahan, bahagi ng templo ng Diyos. Naway igalang natin ang templo ng Diyos. Naway ang ating pag-ugnay-ugnayan na hindi sa pag-uugnay ng mga bato, naging matibay ito, ang ating pag-uugnayan, pagkakaisa, ay dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Kanya pong binayaran ng kanyang buhay ang ating pagkakaisa sa templo na kanyang minamahal. Dapat rin ipahayag natin ang tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan ng Katedral ng Maynila, idulog po natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin
upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Niling namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang maasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkalob mo sa mga nanalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapanginoon, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. May narapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na magkipagkapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal na mga kasapi na iyong isasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa namang ilsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, ng banal, makalob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawam na inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang sanasi. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga regaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y sulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho na lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Paris-wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8 na umaga hanggang 5 ng hapon, Biyernes at Linggo, mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilubong ang unsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkalob mong sa aming pakikinabang kami, panahanan ng iyong kaganang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa na pagunita para sa pagtalaga ng Manila Cathedral na siyang inang simbahan, hindi lang sa ating Archdiocese sa buong Pilipinas sapagkat yun ang unang katedral. Naway, tayo na nagtitipon ngayon ay ating maalaala na tayo'y may misyon, bahagi ng simbahan sa pagsasaksi sa pananalig natin at pamahagi ng presensya at mga turo ng ating Panginoong Hesus sa kapwang nangailangan niya upang dalhin natin ang mabuting balita sa ating kapwa at ang ating kapwa-tao ay dalhin natin kay Kristo at ng ating Diyos. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inaigbos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ni Angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalan ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di naramal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di naramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.